Welcome back sa ating YouTube channel, mga kaibigan. Normal sa isang tao na mangarap at maghangad na maging isang milyonaryo. Yung tipong mabibili mo kung ano ang gusto mo. Kaya naman sa videong ito ay pag-usapan natin ang kakaibang kwento ng lalaking naging instant milyonaryo dahil sa isang bumagsak na bagay mula sa kalangitan. Ano kaya ito at bakit naging instant milyonaryo ang lalaking ito? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Kung bago ka lang sa ating channel na hatid ay makabuluhang istorya at kaalaman, ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para maging updated ka sa mga latest video na aming inilalabas kada linggo. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang video ito para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, kaibigan. Simulan na natin. Kung sa isang iglap ay bigla kang naging milyonaryo, ano kaya ang gagawin mo? Malamang ay bibili ka ng bahay o sasakyan, o di kaya naman ay magne-negosyo ka. Ito kasi ang naging kwento ng isang lalaki sa bansang Indonesia na ang pangalan ay Joshua Hotagalong. 33 taong gulang. Wala siyang trabaho, subalit gumagawa siya ng kabaong o ataul para kumita ng pera. Sadyang napakahirap ng buhay para sa kanya, lalo na at dumating pa ang pandemic. Subalit isang araw, habang siya ay nasa kalagitnaan ng paggawa ng kabaong, ay may isang bagay na bumagsak mula sa langit. Sa bilis at lakas ng pagbagsak nito, naanimoy parang may isang sumabog na tangke. Narinig ito ng mga residente at mga kalapit bahay. Agad namang tinignan ni Joshua kung saan ito galing. Napansin niya na may malaking buta sa bubong ng kanyang bahay sa gilid mismo ng kanilang living room. Gulat na gulat ito dahil napakalapit niya sa pinagbagsakan ng bagay na yon. Tinignan niya itong maigi at hindi ito makapaniwala sa bagay na kanyang nakita. Sa tapat ng kanyang butas na bubong, ay nakita niya ang isang kakaibang bato na nakalubog ng 15 cm sa gilid ng kanyang bahay. Hinukay niya ito at dito tumambad sa kanya ang 2.1 kilograms na bato. Mainit-init pa ito na animoy parang dumaan sa matinding apoy. Agad niyang dinala ang bato sa loob ng kanyang bahay. At nag-search sa internet kung anong klaseng bato ito at nakita niya na kahalintulad ito ng mga bulalakaw. Ipinost din niya ito sa kanyang social media. Hindi pa sigurado si Joshua kung totoong bulalakaw ito, subalit isinisigaw ng kanyang mga kapitbahay na nakita nilang nahulog ang batong ito mula sa langit. Maraming nag-usisa sa bato, kaya naman dinumog ng maraming tao ang kanyang bahay. Agad na kumalat ito sa social media. Nakita ito ni Jared Collins, kaya naman bumiyahe ito papunta sa bahay ni Joshua upang makita ang nasabing bato. Pagdating niya sa bahay ni Joshua, ay agad niyang tiningnan at sinuri ang bato. Dito na napag-alaman ni Joshua na isa nga itong totoong bulalakaw. Dito na binili ni Collins ang bato mula kay Joshua. Lilinawin ko lang, mga kaibigan. Si Collins ay isa lamang third party upang maibenta ang nasabing bato. Nagulat si Joshua dahil ang presyo ng nasabing bato ay tumataginting na 240 milyon rupiah o katumbas ng 750,000 pesos. Malaking halaga ito para sa kanya, kaya naman tinanggap niya ang halagang ito at ibinahagi niya ito sa kanyang mga mahal sa buhay. Naging instant milyonaryo ang ating bida. Teka, baka tanungin niyo ako, 750,000 pesos lamang ang halaga ng kanyang nakuha, bakit siya tatawaging milyonaryo? Sa kanilang bansa kasi, mga kaibigan, ay rupiah ang currency ng kanilang pera. 240 million rupiah. Ibig sabihin ay milyonaryo na siya sa kanilang bansa. Ngunit ayon sa isang report, ang dapat daw na halaga ng nasabing bato ay aabot ng 2.6 billion rupiah. Subalit walang kolektor ang magbabayad ng ganyang kalaking halaga, kaya naman ibinenta na ni Joshua ang bato sa halagang 240 milyon rupiah. Agad na nairehistro ang nasabing bato sa website ng Meteorological Society at pinangalanan itong Kolang, hango sa distrito kung saan ito nahulog. Sinasabi pa na nakalista ang bato sa pangalan ni Jay Piatek. Si Jay Piatek ay isang kolektor ng mga bulalakaw na bumabagsak sa mundo. At yan ang kwento ng lalaking naging instant milyonaryo dahil sa bumagsak na bato. Sa palagay mo, kaibigan, higit pa ba sa 750,000 pesos ang presyo ng batong ito? I-comment mo na at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga latest video na aming inilalabas kada linggo.
May iba pa tayong video na tiyak magugustuhan mo. Makikita mo yan sa iyong screen. I-click mo lang ang video na gusto mong panoorin. Thanks for watching and see you on our next video.